Hi guys! Welcome back dito sa ating channel. Kung meron mang mga bago dyan, welcome din sa inyo. And to this video guys, pag-uusapan natin kung paano ko ba nakuha yung 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hours na minimum requirements ni YouTube para ma-monetize yung ating channel. So, panoorin nyo lang itong ating video guys hanggang sa huli para wala kayong ma-miss na mga tips. Pero bago yan, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. So, magsimula tayo sa ating subscribers guys. So, paano ko nga ba nakuha yung 1,000 subscribers ko? So, madali lang guys. Unang-unang ginawa ko ay sharing. So, sinishare ko yung mga videos ko sa mga kaibigan ko, pamilya, barkada ko, o sa lahat ng mga kakilala ko guys. So, huwag lang kayong mahiya guys. Sabihin nyo lang, pa-subscribe naman po. Pangalawang ginawa ko guys ay VLS. Oo, VLS guys. Sumali ako sa VLS. Pag masipag ka makipag-VLS guys, check na marami din yung makukuha mo na subscribers doon. Pangatlong ginawa ko guys ay commenting. So, pumupunta ako sa mga small YouTubers or kaya yung mga malalaki na yung YouTube channel nila, pumupunta ako doon, nagko-comment ako guys. Nagko-comment ako ng mga videos na tugma naman sa video na pinanood ko. Minsan nagko-comment ako ng mga jokes. Pag marami yung nagkagusto or nag-like sa comment mo, merong isa doon guys na sisilip sa YouTube channel mo. So, meron ka ng chance na merong mag-subscribe sa iyo. So, pangapat na ginawa ko guys ay sumali ako sa mga live stream. So, sumasali ako sa mga live stream guys na nagpro-promote ng mga bagong YouTube channel. Doon, pag nag-stay ka sa kanilang live stream, pwedeng makakuha ka ng maraming subscribers doon. So, isa yun sa mga ginawa ko. So, nung sumali ako sa live streaming guys, from 69 or 68 subscribers to 700 subscribers nung sumali ako sa live streaming guys. Nasa 700 na yung subscribers ko, pero yung watch hours ko, nasa 100 pa lang. Unang-unang ginawa ko guys, gumawa ako ng mga 10 minutes na videos. Pag mas mataas yung videos mo guys, mas malaki din yung watch hours na madadagdag sa'yo kumpara sa mga maikli lang na mga videos mo. So, pangalawang ginawa ko guys ay gumawa ako ng mga viral videos. Masakit man para sa akin guys, nag-upload ako ng mga video na about sa sarili ko. Wala talagang nanonood guys kasi hindi naman tayo sikat. So, yung ginawa ko, gumawa ako ng mga viral videos. Yung ginawa ko guys ay kumuha ako ng mga videos galing sa YouTube na Philippines funny ads. Yun yung mga kinuha ko guys at ikinumpile ko guys. So, alam ko guys, reused yun guys yung ginawa ko. Pero, yung kinuha ko ng mga video guys, nakalicense yun guys na Creative Commons. Para pwede mo siyang i-reuse at saka edit mo, gawan mo ng sarili mong style. Mga ganon guys. Pangatlong ginawa ko guys ay gumawa ako ng mga tutorial video. So kung makikita nyo guys yung isang video ko guys, meron akong isang video doon na tutorial, yung unang videos ko na in-upload. Kung makikita nyo sa search engine guys, sa Google man yan or sa YouTube or kahit sa mga website guys, karamihan sa mga sinesearch guys ay mga katanungan, yung kagaya nung how to eat, how to sleep, mga ganun na mga katanungan guys. So yun yung ginawan ko ng mga videos guys. Pang-apat na ginawa ko guys, upload lang ako ng upload. Kahit hindi masyadong marami yung mga views ng videos ko guys, upload lang ako ng upload guys kasi hindi natin alam guys kung kailan magbo-boom yung mga videos natin. Panglimang ginawa ko guys, yung huli. So gumamit ako ng mga YouTube approved na mga tools. Ito yung mga vidIQ, Tubebuddy. So ang ginamit ko dito guys ay yung Tubebuddy guys. Nakakatulong din naman talaga yung Tubebuddy guys kasi ginaguide ka nila guys. Tinutulungan ka kung paano maglagay ng mga proper title, proper tags,
proper thumbnail sa mga videos mo at iba pa. At tinutulungan tayo ma-optimize yung ating mga videos para mag-rank yung mga videos natin sa mga search engine sa Google or sa YouTube yan. Tinutulungan tayo ni Tubebuddy. So sa tulong ni Tubebuddy guys, na-boost yung mga videos ko guys. Biglang nag-boom yung mga videos ko. Dumami yung mga views. Umabot ng 50k, 30k yung mga videos ko. Yung mga tutorial videos ko guys. So, kahit hindi na ako nakipag-VLS guys or sumali sa mga live stream, from 700 subscribers guys, biglang umangat yung subscribers ko guys at umabot ng 1,000 subscribers. Madali ko nang nakuha yung watch hours ko kasi nag-boom na yung mga videos ko. At wala na akong problema sa subscribers kasi kahit hindi na ako nakipag-VLS, so meron nang nag-subscribe sa'yo, sila yung mga legit na viewers ng channel mo. Sa mga gustong mag-download yan ng Tubebuddy guys, so ilalagay ko lang yung link sa description para makatulong din sa inyo. So yan guys, sana nakatulong itong video sa inyo. At kung meron kayong mga katanungan guys or mga suggestions, i-comment nyo lang sa comment section below. So maraming salamat sa panonood guys at see you to my next vlog.